nandito na kami ngayon sa anong lugar to, bro? Tron, Petron. Stopover. Stopover kami sa Petro. At papunta kami ngayon ng Alabat. At ito na yung request ninyo na balikan ko yung Alabat. So paano, kita-kits tayo doon at sana subaybayan nyo itong video na to. Let's go! Kami maghihintay pa. So, okay lang. At least nandito na kami. Hello guys! Good morning, good morning! And nandito na naman ulit ako. Walang iba ako di sa Alabat Island! And ito nga, syempre, dahil maaga kami nakarating dito since 3:30 pa lang nandito na kami. Kaya naghintay kami ng matagal. At 8 a.m. pa yung biyahe. Kaya, so wala kaming gagawin. Kaya, gagamitin ko na muna itong rad para makapanghuli kami. Sasubukan namin baka may kumagat dito na naisda, mahuhuli namin. Tsaka ang ganda ng liwanag guys, kung makikita ninyo. So, wow! Subukan na natin itong aking rad kung may mahuhuli kami. Let's go! Habang naghihintay kami ng roro na paparating, so wala kami magawa. Kaya ito, susubukan ko na lang muna kaming wet. Titignan ko kung may mahuhuli kami dito. So ito, lilipat kami ng pwesto kasi parang wala naman ako mahuhuli doon. Try namin doon sa may bandang malalim. Subukan lang namin talaga. Gusto ko talaga matry itong rod ko na ito. Binili ko kasi sayang naman, di ba? So let's go! So ayun nga, sabi nga ni kuya, sasawi ang palad, bawal nga kami mamingwit. So wala, tatabi ko na muna itong ano ko. Sige kuya, thank you po! Tatabi ko na lang itong rod ko. So, mga sobra excited talaga namin makarating dito. Wala kaming magawa. Ito, magpapalipad na lang kami ng drone dito. At titingnan natin kung gaano kaganda ang Atimonan Fort. Dahil sa kabila ng mga bagyo na dumating, sobrang ganda at napakaganda ng panahon ngayon. Kung win-welcome kami, papuntang Alabat at nagkasama pa ako si Andre! Yes! Mamaya na lang ulit dahil alas 8 pa talaga yung trip. Pero, ayan, may mga bababa na pala. Pero, ready pa rin kami para sa mga travel at adventure na haharapin namin papuntang Alabat. Let's go! And yes, finally, nag-request, nag-announce na si Kuya dito na pwede na daw kami sumakay dun sa NLC, first trip to going to Alabat, and let's go! Sa tagal na paghihintay namin, finally, makakasakit na rin kami from 3:30 a.m. Ito na, hinihintay namin! Let's go! NLC. Una kong punta rin ng Loro kami, so this time iba naman yung sasakyan ko. Kaya okay din to, para at least na experience ko din. Sumakay dito. Yes, finally, alas na rin yung pagkain. Ang ganda ng alon, hinahon lang. At excited na ulit ako na makarating ulit sa isla ng Alabat. Mga oras na to, 8:36 ng umaga, and nakikita ko na yung Alabat Island. Pit na kami. And paalam lang ako dito na sumakay dito sa napumunta ako dito sa unahan ng barko para lang makapag-vlog ako dahil ganda ng panahon. At talaga wini-welcome kami na maganda. Pangalawang balik ko dito, sobrang na-excite pa rin ako.
At matapos na matunghayin namin kung gaano kaganda ang port ng Alabat, ay dumiretso na kami kagad sa bahay nila Kuya Dexter. Hindi na ako makapaghintay pa na sabihin sa inyo dahil si Kuya Dexter ang taong nagbebenta sa amin ng bangka at binili ko na to kaagad. Nakakatuwa nga dahil may libre pa kaming merienda. Ito nga at kararating lang namin sa Kamayan Isla, isa itong kainan sa tabi ng daan. Sayang nga lang at hindi kami nasamahan ni Kuya Dexter. Napaka-smooth ang transaction namin at nakakatuwa dahil inalok niya pa kami na tumuloy dun sa bahay nila sa Perez. Ayan at naglalakad na kami papunta dun sa dagat kung saan nakapark yung nabili namin na bangka. At habang papalapit ako ng papalapit, na-excite na ako ng na-excite. Siyempre wala na makakapigil pa. Nilapitan ko na kagad nung nabili namin na bangka. At nung nakita ko to, sobrang amis na amis ako dito. At bakit nga ba ako nag-invest ng bangka dito? Isa lang ang ibig sabihin nito. Dahil nagustuhan ko ang inyong isla at para meron akong babalikan dito. Grabe, hulas na hulas, wala pang tulog. At pawis na pawis, lagit na lagit na ako. Pero yung saya ko, hindi ko malaman kung saan ko may lalagay. Dahil ito ang first time ko napagsampa dito sa sarili kong bangka. Di na ako nagpaligo-ligo pa. Siyempre sumampa na ako kagad. At ayan, tinitignan ko kung ano ang mga laman nito, kung ano ang pwedeng ilagay. At siyempre marami pa akong ibang mga inisip. Tinay ko mabuti at napakaganda pa nung bangka. Salamat nga pala kay Kuya Dexter. Dahil alam kong worth it ang natitira kong ipon sa pagbili nito. At maya-maya lang ay dumating na ang mga kalalakihang ito. At hindi ko alam na si Kagawad Margel pala itong kasama namin magbubuhat ng bangka. Nakakatuwa lang dahil andyan sila agad at andan tumulong. At ayan, kinakamayan ko pa sila isa-isa. Maya-maya lang pinagpaplanuhan na namin kung paano namin ito maitutulak papunta doon sa pangpang dahil naisip ko na paunti lang kami at sa laki nito mukhang hindi namin kakayanin. Pero sabi nga nila, walang hindi kakayanin basta nagtutulungan. At habang tinutulak namin ang bangka, nagkatawanan pa kami dahil dos pa lang daw ang bilang ay nagtulak na sila. At itong si Kuya naman, nakakatuwa dahil sumabit pa siya sa likod ng bangka. Maya-maya lang ay nailagay na namin siya sa dagat. At tigla ko lang napansin tong laruan na gawa sa bangka. At naalala ko tuloy nung bata ako. Mahilig din ako gumawa ng bangka. At pinapaanod namin ito kapag umuulan. At tinatanong ko sila kung sino ba gumawa ng mga bangkang laruan na to. Isa lang ang sagot nila sa akin. Kami po. Kaya yun, napabilib nila ako. Dahil sa murang edad nila, ay nagagawa na nila kagad na gumawa ng ganito klaseng laruan. Siyempre, papalampasin pa ba namin na hindi makita ang halos walang alon na isla ng mainit? Isang napakagandang lugar, ating buhangin at mahinahon na panahon. At matapos na dalinan ni Byron at Bundi ang bangka, tumuloy na rin kami papuntang Perez. At sa mga oras na yan, pawis na kami. At gutom na dahil alas 3 pa lang ng umaga, nandoon na kami sa port ng Atimonan. At sa gutom ko, lumapit na ako kagad kila Ate Bilma para tignan kung ano yung mga luto niyang tinda. At syempre, excited na rin ako tikman ang luto ng mga taga Perez. At sa kabubukas ko ng mga kalderong to, halos wala akong mapili dahil lahat ng binubuksan ko ay mukhang masarap. At etong pork steak na to, mukhang siya na atay na pupusuan ko. At syempre naka-order na ako at ayan, nag-hi pa ako kila nanay bilang pagalang na lang din sa mga nakakatanda.
At ayun, kumain na kami at nakadalawang rice ako syempre. At ito, niyaya ako silang dumaan dun sa port ng Perez. Papalampasin ko pa ba to? Nandito na ako, diba? Pagkatapos mo ng mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating na rin kami dito ulit sa Pambuan! At ito ang aming tutuluyan. Ayan. Ito muna ang tutulugan sa pagstay namin dito. And inupangan lang namin to at dahil sa kakilala ni Kuya Brian yung may-ari nito. Pambuan, no? So, oo, Pambuan, bro. So, ayun nga. For now, mag-freshen up muna kami dahil hulas na hulas, grabe yung iBag, papahinga, mag-charge, relax na lang din muna and bahala na mamaya kung ano yung pwede namin gawin. Nilapag lang namin yung mga gamit namin at dumiretso kami kagad dun sa Pangpang at sa mga oras na yan, gandang-ganda rin si Andres sa dagat ng Pambuan. Kaya ayan, pinakita ko kung paano siya nagbablog. So ito, tutuloy na kami sa aming tutuluyan. And syempre, konting flex lang dun sa tutuluyan naming bahay. Tumuloy na ako kagad at tinignan ko kung ano ba ang mga nandito dito. Ito nga, binuksan ko pa ang kwartong nakasarado naman pala. At ito yung kwarto namin na tutulugan. Maganda at napakasimple lang. Nag-relax na din kami. Nag-uusap kung ano ba mga plano. At syempre, ini-enjoy na lang din namin ng mga moment na yan. Dahil bukod sa kulay asul na karagatan, at napakatitingkad na kulay green ng mga damo, at napakasariwa at malakas na hangin. Kwentuhan, tawanan, at syempre nagpahinga na rin kami dahil sa layo ng aming biyahe. Ayun nga si Kuya Brian, at may mga sinasabi siya mga plano namin na pwedeng gawin sa bangka. Good morning guys! Tanghali na kami nagising at ngayon plano namin pumunta ng Perez at doon kakain kami dahil di pa kami kumakain pagkagising. And ito, sasamahan kami ni Kuya Brian. Di ko pa alam kung ano pa mga plano ngayong araw na to pero bahala na sana kita-kits lahat ng mga taga-Perez. Namin ngayon at nakasakay ako sa taas ng tricycle para mas ma-enjoy ko yung aming biyahe papunta kami Perez. Let's go! Woo! Nakakakita na akong patak ng mga tubig galing sa langit. Pumasok sa isip ko na baka umulan na lang bigla. Pero sa tuwing nakikita ko yung sikat ng araw, parang sinasabi niya sa amin na, sige, tumuloy lang kayo. Tumigil yung motor, yung tricycle namin dahil naubusan kami ng gas. Ito, nagpapagas na ngayon kami ni Kuya Brian.
Nagpagas kami kanina kaso 1 liter lang. Eh hindi namin alam na pupunta kami ng Alabat. Kaya ang usapan niya kakain lang kami sa Perez. So nagpagas kami dito. So ito guys, nakairam kami ng motor at pupunta kami dito sa Villa Norte. Padaanan muna namin ang church ng Alabat. Yan, ganda ng church nila. So sa mga nagre-request po na puntahan namin ng Villa Norte, eto na po! This is it! Nagre-ready kami for packing para anytime na abutin kami ng ulan, wala nang maging aberya. Kararating lang namin dito sa isla ng Villa Norte. Napakaganda nito! Woo! Wow! Ang ganda dito guys! Wow! Napaka mapino ng buhangin dito. Napaka malawak yung dagat nila. Magandang hapon po! Tignan natin yung isla nila. Ilog na naman na kumukonekta na naman sa dagat. Oh shit! Napakaganda. Guys! Ito na po ang hinihintay ninyo lahat na marating ko ang isla ng Villa Norte. Totoo nga yung mga nagko-comment dyan. Napakaganda talaga ng Villa Norte! Laro kasi sila basketball, tapos medyo malaki yung court nila dito, ang ganda. So may nakita kami spot dito na parang pwede atakitan, tapos makikita yung buong dagat. Tignan natin. Hindi ko lang alam kung saan dito banda. Kuya Bryce, saan dito? Wala pala. It's a prank. Wala pala dun eh. Kasi kala ko makikita na yung dagat din dito. Isa prank pala guys. Tara. Balik tayo dahil umuulan na. Atay ko. Let's go. It's a prank. Alright guys, sa mga oras na to ay nandito kami sa ilog ng Pambuan at manghuhuli kami ng ano Kuya Bray? Alugbu. Alugbu, manghuhuli kami ng alugbu. At ito kasama ko ang inyong likod. Si Andres. Ayan. At si Kuya Brian. At si Kuya Brian, oh. Medyo madilim lang. Medyo kailangan tapatan ng ulo. Medyo madilim lang kaya kailangan tapatan ng mukha. Ayan Kuya Bray, lawan mo Kuya Bray. Ayan, manghuhuli kami ngayon. And ipapakita na sana namin sa inyo kung paano kami manghuli nito. Huli ka! Ikaw ang first catch namin, bro! Nice one! Uy! Lokin yun! Lokin yun! Nice! Okay na ka bro.
hindi na rin matanda ni May Brian yung daan. Medyo hindi na namin alam yung ano. Tapos katalo namin, pagpula doon sa ilog, iikot kami. Parang tatawid tayong ganun dapat, di ba? Parang paikot na lang kami. Tapos parang medyo nalilito na daw si May Brian kasi kamadilim. Hindi niya na malaman kung nasan yung tamang lugar. Kaya nakasilong muna kami dito sa parang baboyan na nadaanan namin. Sa paglalakad namin, may nakita kaming ibon, kasambasa na rin siya ito. Ang ganda. Ayan. Bukas, gagamutin namin siya. Parang may nakata siya siya makalakad. Tapos makakawala natin ito. Papatulain lang namin ito para makauwi na kami. Kasi may mga nahuli na pala kami. Malaman niya kung nasa dito na lang paano na nangyari sa amin. So yun guys, inuulan na naman kami dito. Alam niyang ulan to. Hindi na naman namin alam ang gagawin. Ito po, nag-decide na kami na umuwi na lang tapos pinatila namin yung ulan. Decide na kami na kung saan kami bumalik. Yun na lang yung ano namin. Dito, yun na lang yung babalikan namin sa kami duman kanina. Kasi medyo masukol na rin talaga sa kanila.